Welcome back. You're still here on NAPALM, your new All Pinoy Alternative Music Program, with our guest artist of the week, Owls Night. So let us give an introduction first before we call in our guest. No? So Owls Night is an indie alternative rock band that was formed last May 2018 in Bacoor, Cavite. The band's original composition are geared towards positive experiences. So before the pandemic, the band regularly plays in various gigs around Cavite and occasionally outside the provincial area. Some of the venues the band performed were Route 196 and 70s Bistro. So I think those are even as far as Quezon City, no? So the band was performed with various alternative bands such as Shotgun Combo, which was the champion of the Red Horse Music Laban 2016, and Mayonnaise, and of course also Whoopies, which is the champion of the Red Horse Music Laban way back 2017. So let me introduce to you the band members. So for frontman, vocalist, and rhythm guitar, it's Ralph Acerit. For lead guitar, it's Kenneth Abunal. For bass guitar, it's Benedict Rivera. And for drums, it's Adrian Mata. Yan. Hello. Okay, guys. Roll call muna tayo, no? Sino si Ralph? Ako po. Yan. Si Kenneth. Ako po, sir. Yan. Si Benedict. Ako po. And of course, si Adrian yung panghuli. Yan. Okay. Bago tayo magkwentuhan, let's play your first song entitled Mulat.
That was first song entitled Mulat from our guest band Owls Night. Ayan. Ayan. Ralph, kwentuhan mo kami anong kwento behind itong first song nyo na Mulat. Tungkol saan to? Naisulat po namin to eh, ano, Tad, 2018, no? 2018 po. Since po, yan po yung pinaka-first level po talaga na songwriting po, ganyan-ganyan. Tapos, nasa stage po siya ng realization naming lahat about po sa relasyon. Parang ganun po, na dapat mulat ka lang para hindi ka masaktan, parang ganyan. Yun po. Safe ah. Safe na sagot yun ah. Parang sa amin lahat, ganito. Personal na. Safe sumagot ah. Sige, pati mo natin, no? We have listeners na nakikinig sa inyo ngayon, ano? Liza Casas, and we have Charlie Ablaza, and mga Lance Corpus, yan. So, welcome dito sa NAPALM, at sana na-enjoy nyo yung, sumasabay po. I've watched some of your YouTube videos, no? So, napansin ko, yung ibang tinutugtugan nyo, naririnig na sa audience yung sinong sumasabay na sila sa kanta. So I think there are already parang fan base na pagka tumutugtog kayo na certain bar na kilala na yung mga kanta nyo. Parang ganun. So yan, kahit dito sumasabay na sila sa chat. Ano. And that's a good indicator, no? That people love your music. Okay. So, Adrian, kwentuhan mo kami, paano nag-start itong band ninyo na ano, Owls Night? Nagsimula yung Owls Night year 2018, May 7. Nagsimula ito nung former bandmate ko si Ralph, tapos former bandmate ko din si Kenneth sa magkaibang banda. Then si Benedict, former bandmate naman ni Ralph. Then nag-decide kami na buuin to. In-invite ko sila na, uy, buo tayo ng banda. Ganun. Then, dun kami nag-decide na hindi naman siya for competition. Kasi nagbabattle kami dati sa dating banda namin. Nag-decide kami na original naman this time. Na sumulat kami nang ma-express namin yung mga individuality namin. Then, dun kami nag-start na mag-gig sa local venue dito sa Cavite. Then, ano yun, 89th Street yung unang pinugtugan namin na bar. Then, ayun, nag-decide kami lumabas ng Cavite, tumugtog sa Manila. Doon namin mas naman yung appreciation ng tao na more on alternative. Then, kung mas naramdaman namin yung appreciation ng tao, doon kami nag-decide na magpatuloy, na sumulat, na talagang karirin namin to, na for long-term goal. Talaga na, ayun. How about yung pangalan na Owls Night? Saan ang galing yan? Spirit animal. Sa personally, spirit animal ko siya. Pero, nag-decide rin kami na gawing Owls Night kasi that time na ano, lagi kaming madaling araw tumatrabaho lahat eh. Tapos, okay. So, isa yun sa isang bagay kaya namin napag-desisyon na owls. Kumbaga parang lahat kayo medyo night owl. Gising. Parang call center, hindi naman. Or gigolo, ganyan. Kasi, di ba, parehong gabi din yung nagtatrabaho. Okay, sige. A question for Kenneth and Benedict. No, si Kenneth siguro muna. If I try to look at your playlist yan sa phone or iPad or whatever na ano, anong makikita ko dyan? Sino mga influence nyo sa banda or sa musicianship ninyo? Sino yung naging parang music heroes nyo? Yan. Let's start with Kenneth. Sino yung sa mga influence nyo? Sino mga artists or bands? Sa akin po, ano eh. Kamikasi, then Typecast. Dahil kasi gusto ko nila sa kung paano siya gumawa ng kanta, pati mga progression. Then sa local, ay sa indie scene na kuya naming banda dito sa Cavite, yung Love Scene. Yun. Okay, okay.
iba-iba yan namin. Tapos na parang doon din nanggaling yung style ko sa pagtugtog. Pero ano naman, hindi naman sa punto na copy ang kopya. Inspiration siya. Tapos ano, ini-aim din namin na magtunog unique kami para masabi din namin na tunog All Night kami. Hmm. Actually, you mentioned about typecast. Sabi ko nung una ko narinig yung ano, yung dalawang song. Una ko kasi narinig sa inyo is parang tahanan at saka yung mulat. So, sabi ko, ano, sabi ko may tunog typecast ah, siguro influence nila to kasi sabi ko ambient sound, sabi ko dalawang gitara, nag-aano isa, reverb, delay, ganyan sabi ko. Which is maganda kasi ano siya eh, parang nandun yung maingay na part, yung distorted na sound, nandun yung medyo melodic, tapos may break ng konti, tapos nandun yung ano, parang ambient sound sa likod, nakapatong din, naka-layer sa maingay. So, parang maingay siya at the same time, pero hindi naman siya yung tipong maingay na minsan yung medyo masakit sa tinga, ganyan. Or depende, di ba? Kanya-kanyang preference naman yan. How about si Benedict? Could you tell us more of kung sino nag-influence sa'yo na banda or artist? For me, personally kasi, ano, nag-influence sa akin na tumugtog talaga is Franco, ng bandang Franco. And more on sila sa reggae rock. Then, dito naman kasi, nag-influence talaga sa amin sa pagtugtog, yung Starlight Replica. Ano po sila, Cavite-based. Based na po nun, parang sobrang idol ko po kaya. Medyo influence po sa akin yung bass lines niya po. Mm-hmm. Hindi ko kinakopy as a whole. Parang kumukuha po ng inspiration po. Mm. Yun, nabanggit mo na Cavite based ano, yung isang band na ano mo na okay. Ano mo. So, meron ding nabanggit kanina si Kenneth na Cavite based na banda. So, napansin ko kasi 10 years before no, medyo active pa din ako sa banda. Madalas din kami na-invite sa Cavite. And yung Cavite, 10 years ago, medyo active na yung music community. So, meron dyan group before, ang tawag nila Tiga South. Tapos yun, ini-invite kami. And then, pag naririnig ko yung mga banda doon, sabi ko, ang gagaling nito ha. Sabi ko, napakadaming talent dito sa Cavite. Sabi ko, alone. So sabi ko, parang may magaling na banda, may magaling na rapper, may magaling na dance group. Tapos pinagsasama-sama nila sa isang parang venue. So I think it's a very good community din. Hindi ko alam kung nangyayari pa siya ngayon. Kasi medyo matagal na siya eh. Pero ayun, before pa, alam ko na medyo ang daming magagaling na bands na from Cavite. Ewan ko, narinig niya, they have bands like Constraint, na yung isang member nila, taga-Cavite din. Madami pa eh, madaming ano eh. Or Cavite, Paranaque yan, taga South. Okay, let's hear your second song entitled Pelikula. Subalit na
That's a second song from Owl's Night, entitled Pelikula. Bago tayo tumuloy sa kwentuhan, batiin muna natin si Grace Christine Ann Garcia and Angelou Wazowski, si Ronald Bio, Marife Garcia, and so, yan, welcome sa NAPALM. Itaw po yun. Ah, okay, okay. Yan. Ayan, dumadami na sing listeners natin. Oh, Marife Garcia, Neil Aserit. Okay. So, Adrian, yan. Kwentuhan mo kami. Anong kwento tungkol dito sa kanta nyo entitled na pelikula? Itong pelikula na isulat namin siya. Kaya nang sabi namin na based on experiences namin siya. Na ito yung nasa phase or stage tayo na ano eh. Na, alam mong wala na, pero naglo-look back ka pa eh. Kumbaga, inaalala mo pa kung ano yung nangyari. Pero to the point na, ano nga ba yung nangyari? Totoo ba yun? Totoo ba lahat ng nangyari o parang hindi totoo? Parang in-adapt namin siya as parang nasa movie or pelikula na hindi natin alam, din natin sigurado kung totoo ba lahat nung nangyari, kung may feelings ba talaga doon or ano. So, ayun, pinagpalagay namin siya bilang pelikula. So, kung ano, kasi sabi mo kanina, di ba? Ano, nabuo nyo ito, di ba? So, kaninong kwento talaga yun? Sino sa inyong apat yung may kwento dito? Safe sumagot eh. Ano po kasi, pag sumusulat po kasi kami ng kanta, kumbaga ano eh, una po kasi talaga is tunog po talaga bago po namin napatan ng lyrics. Tapos po, kung feel namin sa kanta na yun, yun po yung i-input namin. Bari po, kung masakit po yung tunog, eh masakit po yung magiging lyrics, ganun. Kumbaga, influence siya ng personal pero not entirely. Minsan, hinahalo niyo na or minsan in-expand niyo yung kwento based dun sa isang personal na nangyari. Parang ganun. Pero minsan po ano eh, nag-uusap muna kaming apat o ano yung nangyari sa atin, paano tayo iniwan. So nag-uusap kaming apat na paano yung magiging kwento nung kanta na yon. Na common mutual naman sa amin na yung naramdaman namin. Na, so paano namin ilalakad yun, ikukwento yun. Kakaiba to ah, kasi normally sa isang banda, may isang or dalawa na nagsusulat. And then, dun sa isang tao na yon, kwento niya, kumbaga, and then isi-share niya yon yung music or whatever na nabuo niya. Tapos, kanya-kanyang interpretation in terms of music. Pero, dito sa inyo, ang pagkakaiba, sa songwriting,
ini-involve nyo halos lahat, di ba? So parang, yun, tama ba? Yun ba yung pagkakaintindi ko? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Okay. O, oh, kakaiba yun. Which is very rare, no? Kasi, para sa isang banda, no? Even sa mga sikat, no? Normally, isa or dalawa lang yung songwriters. Like, for example, let's say Nirvana, di ba? Si Kurt Cobain writes the songs, di ba? The same thing sa ibang banda. Like, U2, Beatles, okay din. Dalawa lang si, halos, yung madalas nagsusulat, Paul McCartney and John Lennon. Although, nagsusulat din lahat eventually. Pero, kumbaga, it all started there. So, sa inyo, talagang apat na involved sa songwriting, which is very rare, no? Sige, mamaya, may tanong ako regarding dyan. Charlie, you have any questions for the band? Well, actually, yung ano, no? Yung most memorable performance ng banda, kailangan talungin natin sila pa isa-isa kung ano yung natatandaan nila before, most likely before the pandemic happens. Mm-hmm. Ano yung pinaka memorable performance ng banda? Mm-hmm. So, umpisa muna natin kay Ralph. Sa akin po, ano eh, yung first time po namin nakapag-Route 196. Yan po. Tapos kasi since nasikat po yung banda na yun, yung bar na yun, parang nasa isip po namin, kailangan itodo po namin yung performance. Kaya sumunog po talaga kami ng stage nun. Sinunog po namin yung performance namin. Talagang todo bigay na po talaga. Hmm. Kasi ano eh, yung dun din po namin na overcome yung ano eh, stage fright po namin. Kasi kapag ano eh, yun po yung problema namin kada gig namin dati. Mga bata pa po kami. Yan. Lagi po lang kami nakatayo. Yan lang po. Hanggang matapos, parang di po namin na-enjoy yung show. Kasi yun nga po, stage fright kami. Kaya ngayon po, kada gig po namin, inaano po namin, sunog po lahat para wala pong regrets kapag tapos. Okay. Mm. How about si Kenneth? Sa akin, nung tumugtog kami sa Bagnet, ating pangalan ng bar na yun, sa Malate, may kasama din kaming friend na band, Jamside from Bulacan. Tapos, sa gig na yun, kami yung pinakahuli na, ano, na naka-line up, last band kami. Nung kami na yung magpe-perform, umalis yung mga tao, tapos ano, pati yung, ewan ko bakit, pati yung tech nung ano, nung usano, hindi ko din guess eh, pero di na lang kami nagpa-apekto, in-enjoy na lang din namin yung night na yun, nag, ano pa rin kami, tumugtog pa rin kami ng may puso, tapos, ano, nandun na lang nung time na yun, coming house night, pati yung tropang banda na Jamside. Nagmo-mosh-mosh sila dun sa venue na yun. Hindi ko metal yung tugtugan namin. Yun, enjoy. Na memorable night siya sa akin. Okay. How about kay Benedict? Yung gig namin po, last 2019 ata yun. 2019 din. Sa Gerson's Barbecue Bar sa Paranaque. Ano kasi yun, it was a night before my birthday po. Then, yun, ano, first time rin nakilala namin personally yun nga yung parang naging senior namin na banda, yung Starlight Replica na Cavite Bass. Then yung barista po nila, yun, niregaluan po ako ng pedal. Ano po, unused pedal niya po yun. Tapos yun po yung first pedal ko po. Okay. Oh, so last but not least kay Adrian. Para sa akin personally, most memorable na gig namin yung 70s Bistro. Una, dahil sikat siya. Then, pangalawa, sobrang pressured kami that time tumugtog. Kaya, ang dami naming palya, ang dami naming mali. To the point na umabot kami sa, halos nag-away kami after na. Pero, most memorable siya kasi nung nag-away kami, andun yung first, yung halos personal na ano, yun yung nagpalakas sa amin eh. Yun yung, actually, kahit hanggang ngayon, yun yung dahilan kaya matibay pa rin kami. Kasi yun yung halos personalan namin. Ano. Pero doon kami natuto, doon kami mas lumakas. Yun yung most memorable para. Okay. Thank you very much, guys. Actually, no, Phardz, no, yung naalala ko yung previous guest natin, yung Asin, di ba? Sabi nila, yung dalawang member na nga, apat na lang sila,
dalawang member pa nagpa-flying kick pa during the performance sa Intramuros eh. Way back 70s. Kaya talagang memorable sa kanila. Anyway, so we will pause for a short break. Stay tuned here on NAPALM, your new All Pinoy Alternative Music Program.